God, ninyo ang Panginoon na kinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob ng lalong dakila. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaungaw o pompiang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pa't napalilipat ko ang mga bundok? Ngunit wala naman akong pag-ibig. Wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi nananaglihili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi palubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip, at nangangatwirang tulad ng bata.
Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang. Iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit, darating ang araw ay makikita natin siya ng mukhaan. Ngunit, darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito. Tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos, ang tatlong ito'y nananatili. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ng alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginoo'y tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawaing matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginoo'y Diyos. Papalad ang bayang kanyang ibinukod. Ipagkaloob mo na aming makamit. O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa'yo na sasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ng Panginoon, Sa ano kaya ay maihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang makakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. At sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba. At sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay mapapatunayang matuwid
sa pamamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo po ang lahat. Magandang paalala sa atin, no, ng ating ebanghelyo na minsan tayo mga Kristiyano, no, ay tulad din ng inahalin tulad dito na mga taong parang hindi makontento. Sabi sa ating ebanghelyo, no, tinutugan namin kayo ng plauta ngunit hindi kayo sumayaw, nanambitan kami ngunit hindi kayo tumangis. Hindi makontento, ang daming gusto. Minsan sa buhay din natin, parang ganito rin tayo. Maraming gusto, hindi makontento. Kaya sa talinhaga ni Jesus at sa kanyang pagpapahayag, sinabi niya dumating si Juan Bautista na hindi umiinom. O ganito naman, gantong sinabi ninyo sa inaalihan ng demonyo. Dumating ang anak ng tao at siya'y umiinom. No, kasama ng mga tao, sinasabi siya'y maglalasing. Kaibigan ng mga publikano yan. Laging may nasasabi, laging may ipinupuna. At minsan yan ang tao na hindi makontento. Laging may nakikitang pangit, laging may nakikitang mali. At maganda rin natin makita, no, sa panahon ngayon, we call this toxic behavior. Minsan yung taong toxic ang behavior ay pangit lagi ang nakikita. Parang yan yung taong wala nang nakitang maganda sa mundo. Wala nang nakitang maganda sa paligid niya. At dahil ganun ang pagtingin niya sa paligid niya, pati ugali niya, ganun na rin. Wala nang maganda, wala nang okay. Pero, how do we counter toxic behavior? Yan ang magandang tanong eh. Paano natin babaguhin yon? Paano natin babaguhin yung sarili natin sa mga panahon na nakikita natin ay puro pangit at ang lagi lumalabas sa atin ay reklamo na lamang? Pwede natin simulan ito by learning to have a grateful heart. Ang isang pusong marunong magpasalamat. Dahil ang taong marunong magpasalamat, nakikita niya ang biyaya ng Diyos sa buhay niya. Nakikita niya yung kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Kaya kung pabalikan natin yung ating unang pagbasa, hinambing sa atin, no, ang nilarawan sa atin ng Apostol San Pablo. Ano ba ang pag-ibig? At iniisip natin yung taong umiibig, no, yung kinikilig, parang lumilipad sa hangin, hindi. Hindi ho love yun, infatuation ho yun. Kaso nga lang sa panahon nung ngayon, no, masal dinidikit natin yung salitang kilig sa pag-ibig. Magkaiba ho yun. Kaya yung iba minsan iniisip nila, hindi na ako kinikilig sa kanya, ay hindi ko na siya mahal. Pero kung babalikan natin ang ating unang pagbasa ngayong araw na ito, inahambing sa atin ni San Pablo kung ano ang pag-ibig, na ang pag-ibig ay mapagpasensya. That love is kind. Love is generous, matyaga, at nagmamagandang loob. Hindi namumuri, pupuri, hindi nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi mapagtanim sa kapwa, at hindi ikinatutuwa ang gawaing masama. Kaya ang taong marunong magmahal ay mabuti sa kapwa niya. Ang taong may pagmamahal sa puso,
ganun din nakikita ang kabutihan sa kapwa niya. Imbis na kung ano ang wala, mas matimbang sa kanya kung ano yung meron. Kung ano na riyan. At yun ang taong marunong magmahal. A person who knows how to love sees the goodness in everything. A person who does not love always sees the ugly and the bad. Kaya maganda sa atin, no? Bilang mga Kristiyano at paglago natin sa pananampalataya, na lumago sa pag-ibig ng Diyos, na kayang makita ang kabutihan sa kapwa natin, kayang makita ang mabuti sa paligid natin, kayang makontento dahil ang laman ng puso ay hindi puot at galit. Ang laman ng puso ay pag-ibig. At ang pusong marunong umibig, marunong makontento. Ang pusong marunong umibig, kaya makita ang kabutihan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipinahayag ng mga propeta ang pagdating ng ating mananakop sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagsisisi sa mga kasalanan. Ipinahayag ni Juan Bautista ang kanyang pagdating sa diwa ng pagsisisi, manalangin tayo sa tulong ng Diyos. Ang ating itugon, kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway patuloy pang umunlad at higit pang humikayat sa mga sumasampalataya sa maluwalhating habag ng kaharian. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mayayaman at ang dukha naway hindi umiwas sa hamon ng kaharian. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway tumugon na may katapatan sa tawag ng pagbabalik loob. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Lahat tayo naway magtalaga ng ating sarili sa gawaing pangkaharian. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga yumao naway mabuhay sa tahanan ng Panginoon at magbunyi sa hapag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming nasa langit, inaanyayahan mo kami upang makapiling ka sa iyong kaharian. Ngayong nananalangin kami para sa iba, tulungan mo kaming maisama sila sa hapag na inihanda ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Inapay at anak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Pasasalamat ng puso.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pitaya at paunlakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mawakas sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mawakas sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapaalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Every day, sing to you with all my heart. In my prayer, raise them all into your hands. Talk to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day for you I stand. The sadness stay with me and fill me with your joy and endless peace.
Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Hesus Nazareno, sinasamba pa namin, inipinto pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Hesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisad ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.